Magandang hapon mga kaibigan. Yung niluto ko na sinigang na sugpo at isda, ito po ay akin pong iuulam na. Ang akin pong tanghalian ay mag-aalas dos na. Gutom na si Olive. Kain po tayo, mga kapatid. Ito rin ang kinain ng aking matanda. Ang sabi sa akin, siya raw hindi na Italiana, siya raw ay Pilipino na. Aking matanda ay nakadalawang tasang kanin at isang pinggan na sinigang puno ng gulay. Sumasawsaw din sa kalamansi. Pinagawa ko ng sawsawan. Kumusta na po dyan sa Pilipinas? Kawawa naman tong karne pag may subo at saka isda, hindi napapansin. Na kahit sayang, expired na ito bukas. Karaling hilaw pero napakanipis. Sarap talaga ng sinigang na isda. Sarap lang makalahok isda at saka sugpo at saka pusit magkakasama. Uy, may tinik. Laki ng tinik, ang kapal. Parang ang sarap ng mga kakamay. Ha?
Para hindi ko mapil yung aking sinigang. Nakakutsara, eh. Laglag pa ang kanin ko. Isabaw, kutsa-kutsara. Sarap talaga ng kain bukid. Sarap talaga nakatira sa bundok. Sarap ang kain. Hindi masarap kumain sa mga sosyalan. Huwag na kutsarahin to. Ganito naman. Parang bata. Oh, ang alat nyo, aking sinigang. May dahon ng bawang. Ako'y nagtalim ng bawang. Kaya ako'y nagsinigang. Bango-bango. Nagtalim ako ng bawang. Ganong katataas na mo. Pasensya na po. Makikaraan lang po. Yung nasa sa mga tsura, huwag manood. Type ko lang. Tatanggal stress lang. Ngayon lang ako na ganito, sa loob ng 12 years ako dito. Ngayon lang ako na ganito. Natusting ko minsan isang beses ng isang araw. Nakakatanggal pala ng stress. Habang ginagawa mo ito. Pero pagtigil mo, ganun din. Tapos yung palang ginawa mo, panoorin mo na ikaw lang mag-isa. Napapatawa ka na lang sa sarili mo. Ay, insan, Banaten Hershey. Rudel Megi. Rudel! Uy, parang tafer! Uy, Castillo Epipanyo. Bilog, bilog. Sumusta ko kayo dyan? Nagbabawi. Makain. Grabe na to. Isa pang sugpo. Kau tipe sabang pala.
Oy, Nardo! Sinong nakakaguta ba? Diyan ka lang sa bahay, gugutong ka? Ay, kain na, seryo! Ah, mabuti ho naman, kung ayos kayo dyan. Ipipan nyo. Maraming saging. Sarap sa bukid. Tubusin ko mga itong kanin ko. Ang takaw ko talaga, ha? Pero dito ko kami, dalawang beses lang kumain. Sa umaga, kape. Ang gusto mong biskote, biskote. Ang tanghalian dito ay alas dos, alauna. Alauna o alas dos. Tapos, kung gusto nyo kumain na hapunan, alas nuwebe, alas otso o alas nuwebe. Kaya mga Italiano may yaman. Napakatipid sa pagkain. Dalawang beses lang kumain. Pilipino, magkakapis umaga. Mag-almusal ng kanin. Magtatanghalian. Alas tres may merienda pa. Tapos alas sete maghahaponan na uli. Dalawang beses nagkape, merienda, tatlong beses kumain. Pero dito mga Italiano, magkakape sa umaga, kakain ng alas dos, kakain ng alas otso, yun lang, basta. Tapos kalimitan, unting pasta lang at tinapay. Isang hiwa na karne. Ang pagkain lang ng karne, isang hiwa, sa atin sa Pilipinas, tikim lang pag nagluluto. Hiya na magkamay. Taga-bukid to, pre. Sabi nga ng mga bata, sasairin. Ganito sabaw kape.
Yan. Hindi ko nalagyan na siya pinaking mantil. Basa. Huling subo. Hilaw na karne. Para hindi ko na kaya kumain na. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Yung problema kakakain tatlong buwan ang hindi naninigarilyo pero pasok pa rin pasok sa isip. Arilyo Nisi. Oy, Gladi. Kumusta ka, ganda? Gandara? Salamat po. Thank you, Lord. Ako'y natatawa sa sarili ko eh. Ako'y natatawa sa sarili ko pag ang katulong dito. Paggamit ng mga amo, oh, agad na agad, talagang wala nakalagay sa labandino. Pero yung mga pinagkainan ko, basta wala pinatong doon, mamaya ako nanghugas. Pero sa amo, kahit bakat, wala kang makikita. Linis, nalinis. Wala kang makikita sa amo. Lamay siya'y ganito. Ha? Mama mia. May marmelata akong gumagawa. Marmelata arancha. At marmelata kastanya gumagawa ako. Ito ang aking pang-almusal, kafe at biskote, lahok-lahok. Kung ay makikita ng amo, sasabihin ni Mama Mia Casino. Hoy, parang Alex. Pakikita ko sa inyo ang tirahan ko. Ako lang mag-isa. Pabahay sa akin ng amo. Oh, ito ang aking kinakainan, kusina, kainan, lutuan. Inatira pang sinigang. Ang ligpitin ay tambak. Aking bino.
ang salas, may ekstrang higaan, tapos papunta rito ang aking banyo. Tapos papunta rito ang aking kwartong makalat. Ang aking kwartong makalat, hindi pa naliligpit ang aking dilabahan. Ay, Mamma Mia. Laki-laki ng kama, ako'y nag-iisa. Pahinga muna tayo. Tatanaw-tanaw sa labas na wala namang matanaw. Tapos na ang lockdown, pero napakadalang pa rin ng taong lumalabas. Pero tumanaw kanina sa kanto, marami-rami ng kotse na nakaparada. Pero dati laging walang-wala. O pati ibon, lumilipad na ngayon kung gumagala na. Mga ibon nag-lockdown din. Oh, yung taas ng bundok na to. Itong bundok na to, may simbahan sa tuktok, pinakatuktok. Wala pa rin katao-tao. Pakita ko sa inyo ang simbahan dito na nasa tuktok, pinakatuktok. Simbahan. Tuwing umaga ay kumakalembang yung saka tuktuk-tuktukan yung pinakataluktuk yun ang cross yun, may cross doon, may simbahan dito. Uy, bubuksan na naman ang swimming pool, bubuksan na po yan sa June 1 Sarap maglublob. Makikita ko na naman ang mga wangkata ng mga dalaga. Ng mga apo. Mamma Mia. Mga susong ang puputi. Pero parang wala na, sanay na, wala nang kwenta. Ano kayong gagawin ko dito sa buko? Ah? Hindi ko na maintindihan. Kulot na kulot. Sabog na sabog. Hindi naman makapaggupit ng semi-kalbo. At dumali na naman itong aking mga paknot sa likod. Ang dami nagko-comment na huwag na raw gupitan. Kaya na raw ganun eh. Para naman ako din. Ay ko po, Mamma Mia. Ba't ako lagi nagkakasugat dito? Buti na lang mabait ang aking amo. Pagkakakita na sugat, ipabili ng gamot. Ilagay daw 3 beses sa isang araw. Ilagay ka din ng umaga. Ilagay ngayon. Lagay ulit mamayang hapon. Sakit. Pagdadali. Mamma Mia. Mm-hmm.
Buhay sa Italia. Uy, Gabi! Kumusta? Malamig ka ba dyan? Oras ng pahinga. Makapanood mong konti. MJC Batch 1984 Dilami. Bukas na ba ang Jollibee sa Milano? Pwede skarikare, abang ko posta, abilitare, lituwa, karta, e autorisare, lituwa, e presyone, online. Kung abang ko posta, e pa Chile. Ano naman kailangan? May pagtawag-tawag ka pa. Anong kailangan mo? May pagtawag-tawag ka pa. Ako'y naka-live. Oh, ito po ang aking misis. Pinakikita ko sa inyo. Nasa ibang bahay. Pareho kami hiwalay ng amo. Siya ay malayo. Mahigit ng 2 months na hindi kami nagkikita. Pag ganito lang, Skype. Dahil hindi kami umuuwi. Pero tapos na ang lockdown, pero nakakatakot pa lumabas. Ayan o. Palibasa ay 2 buwang mahigit na nakakulong para na rin kalbasa. Hindi na malaman ang tiyan at saka kung alin ang puwit. Sino kausap mo? O, edi nagpapaliwanag ako dito sa live. O, yes, ate, nanonood na rin o. Si Mel Mendoza, si Gianni Sagnano na nasa Amerika. Oh. O yun, kumakain naman siya. Oh. Oh, sitakaw ng karne. Manok na naman niya, inuutot niyan. Tawa ko pa. Siya, naglalag ka pala. Siya. Siya, lalala. Ay, kula. No! Pari hindi nalabas cellphone mo. Local yung cellphone mo. Buena aventurada! Bago tayo mamahinga, bago matulog ng konti, kukot-kukot muna tayo ng mani. Yung nasa labi ko ay may sugat. Dati din ako may sugat. Ang laki. Ngayon dito naman. Tapos ngayon dito naman. Aray, nag-uumpisa na rin. Yung puti, binili ako ng amo ko ng gamot. Lagyan ko raw umaga, tanghali, hapon. Ito, nagsugat. Nawala na, gumaling na. Oh. Pero ito masakit. Tubiak. Kumusta Pilipinas?
Nag-hi. Nanonood siya natin ang live ko na sa atin. Si Sebi raw eh, nag-hi at akala raw eh, akala katulad ng naka-Skype. Nag-hi. At akala eh, sige, ako'y naka-live. Ay, pinanonood natin. Pag nakita na yung Shebe, nag-hi daw sa Shebe, nag-hi. Nakala si Rui nakakita ko, eh, naka-live naman ako. Hindi naman Skype eh. Nagla-live ka? Hindi ka naman yun. Basta. Bakit naman itong mga sugat na to? Kung ulit na siyang lakan-laka na, siya pa sinusugat. Lakan-laka na nga ng ilong, siya pang pamamaga eh. Nandadalang ang buhok. Napapaknot. Ako'y naka-live, naka-Skype sa Pilipinas. Ba't nawala si mami? Chow 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 na mga kabayan, mga ka-OFW, saan mang bansa, kumusta Pilipinas, kumusta kayo dyan lahat, isang araw na ulit at ako'y mag-i-escape naman sa aking mga anak.